Ang Pilipinas ay isang bansa na sagana sa likas na yaman. Isa sa mga yaman na matagal nang kinakapitan ng mga Pilipino ay ang ginto. Sa buong kasaysayan ng bansa, ang ginto ay naglalarawan ng yaman, luho at kapangyarihan. May mga probinsya sa Pilipinas na kilala sa kanilang mga deposito ng ginto at nagiging sentro ng mga industriya na naugnay sa pagmimina at gold manufacturing. Ang mga probinsyang ito ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya't ating alamin ang mga probinsyang mayayaman sa ginto. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kalinga. Ang Kalinga ay kilala sa mga yaman nitong mineral kasama ng mga deposito ng ginto. Ito ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok at mga ilog sa lalawigan. Ang mga maliliit na minero sa Kalinga ay gumagamit ng tradisyonal na mga paraan tulad ng paghahalukay upang kunin ang ginto mula sa mga ilog at sapa. 10. Mindoro. Ang Mindoro ay isang malaking pulo sa Pilipinas at kilala sa kayamanan nitong mineral kasama ng mga deposito ng ginto. Matagal nang nagmimina ng ginto sa pulong ito at nananatiling mahalagang aktibidad sa ilang mga lugar. Ito ay matatagpuan sa mga bayan ng Naujan at Victoria, particular na sa mga lugar ng Mount Malasimbo at Mount Calavite. Kilala ang mga lugar na ito sa kanilang malalaking reserbang ginto at mayroong mga kumpanyang nagmimina. 9. Marinduque. Isa sa mga pinakatanyag na mina ng ginto sa Marinduque ay ang Mine Mar Copper na nag-operate mula 1969 hanggang 1996. Ang mina ng Mar Copper ay pangunahing nakatuon sa pagmimina ng tanso, ngunit nag-produce rin ng malaking halaga ng ginto. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malaking trahedya sa kapaligiran ang minahan noong 1996 nang magkaroon ng pagkasira ng tailings dam at lumabas ang mapanganib na basurang mina sa ilog ng Bowak. 8. Negros Oriental. Ang probinsya ng Negros Oriental ay kilala sa mga likas na yaman kasama ng mga deposito ng ginto. Mayroong kasaysayan ng maliit na operasyon ng pagmimina ng ginto sa lalawigan at mayroong mahalagang deposito ng ginto sa iba't ibang lugar. Isa sa mga kilalang lugar ng pagmimina ng ginto sa Negros Oriental ay ang Bayan ng Sibulan. Kinikilala ang mga lugar na ito dahil sa mga deposito ng ginto na nag-aakit ng mga minero at mga treasure hunters. 7. Surigao del Norte. Ang Surigao del Norte ay isang lalawigan na kilala rin sa mineral, lalo na ang ginto. Ang lalawigan ay bahagi ng mas malawak na rehiyon ng Caraga na kinikilala bilang isa sa mga malalaking deposito ng ginto sa bansa, lalo na sa mga bayan ng Plazer, Mainit, Tubod at Taganaan. Ang mga deposito ng ginto ay karaniwang matatagpuan sa mga bitak sa mga bundok o bilang alluvial gold sa mga ilog at sapa. Ang mga kumpanya tulad ng Philex Mining Corporation at Silangan Mindanao Mining Corporation ang nagpapatakbo ng mga minahan ng ginto sa lalawigan. 6. Agusan del Sur. Ang mga kayaman ng deposito ng ginto sa Agusan del Sur ay maaaring pang geological nito. Matatagpuan ang lalawigan sa silangang bahagi ng Mindanao na kilala sa mga bundok at mga ilog na mayaman sa mineral. Ang pagkakaroon ng ginto sa lugar ay maaaring maiugnay sa mga aktibidad ng bulkan at pag-erode ng mga bato na may ginto sa loob ng milyong taon. Ang maliit na pagmimina ng ginto ay naging isang mahalagang pang-ekonomiyang gawain sa Agusan del Sur, particular sa mga bayan ng Rosario, Prosperidad at San Francisco. Ang mga lokal na komunidad ay nagpapatakbo ng tradisyonal at artisanal na paraan ng pagmimina na kadalasang gumagamit ng simpleng mga kagamitan at kasangkapan. 5. Batangas. Ang probinsya ng Batangas ay may kasaysayan ng pagmimina ng ginto na nagsimula pa noong panahon bago pa ang pananakop. Matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa mga bayan ng Lobo, Rosario at San Luis. Ang pagmimina ng ginto sa Batangas ay ginagawa ng mga maliliit na minero at mga lokal na komunidad. Ang mga ito ay naghahanap ng ginto sa mga ilog at sapa o naghuhukay ng mga maliit na minahan sa ilalim ng lupa. 4. Davao de Oro.
Ang Davao de Oro na dating kilala bilang Compostela Valley ay isang lalawigan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang probinsya ay mayaman sa ginto at isa sa mga pangunahing lugar sa bansa kung saan nanggagaling ang mga ginto. Matatagpuan sa lalawigan ng highly mineralized na Diwalwal Gold Rush Area na kilala sa malalaking reserbang ginto. Ang mga deposito ng ginto sa Davao de Oro ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok at ilog ng rehiyon. Tinatayang may malaking deposito ng gintong lugar na ito na nangaakit ng maraming maliliit na minero at kumpanya ng pagmimina. 3. Benguet. Ang isa pa sa mayaman sa ginto ay ang probinsya ng Benguet na may mahabang kasaysayan ng pagmimina ng ginto at ang ginto ay naging isang malaking contributor sa ekonomiya nito sa loob ng maraming taon. Ang industriya ng pagmimina ng ginto sa Benguet ay nagmula pa sa panahon ng Espanyol noong ika-17 siglo nang matuklasan ng mga Kastila ang ginto sa lugar. Isa sa pinakatanyag na lugar ng pagmimina ng ginto sa Benguet ay ang bayan ng Itogon na madalas na tinatawag na gold capital ng Pilipinas. Ang lugar ay mayroong maraming minahan kasama na ang kilalang Balatok Mines ng Benguet Corporation na naghimpil sa loob ng mahigit na 80 taon. 2. Masbate. Ang probinsya ay matagal ng isang mahalagang rehiyon ng pagmimina ng ginto. Ang mga deposito ng ginto sa Masbate ay pangunahin na matatagpuan sa bayan ng Aroroy, kung saan nandito ang pinakamalaking minahan ng ginto sa bansa. Ang Masbate Gold Project na isang kumpanya ng pagmimina mula sa Canada. Ang minahan ay nasa operasyon mula pa noong 2009 at ang malaking pinagmumulan ng produksyon ng ginto sa Pilipinas. Ang mga deposito ng ginto sa Masbate ay isang low sulfidation epithermal gold deposits na karaniwang matatagpuan sa mga bulkan. 1. Camarines Norte. Ang lalawigan ng Camarines Norte na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ay mayroong mayamang deposito ng ginto. Sa katunayan, ang pagmimina dito ay nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng Espanyol at patuloy itong malaking pang-ekonomiyang aktibidad sa probinsya. Ang mga pangunahing lugar ng pagmimina ay matatagpuan sa bayan ng Paracale at Jose Panganiban, kung saan matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa mga ilog, sapa at mga bato. Ang mga deposito ng ginto sa Camarines Norte ay karamihang placer deposits. Ibig sabihin, ay matatagpuan ang ginto sa mga alluvial o sediment deposits. Ginagamit ng mga minero ang iba't ibang paraan tulad ng paghihiwalay ng ginto, pagbabaklas at pagdidiskubre para kunin ang mga particle ng ginto mula sa buhangin at graba.